Mindanao. Ngayong umaga sa MUS. Tatlong bagong kaso ng coronavirus disease kinumpirma ng DOH sa Region 12. Pangunahing testigo sa Maguindanao massacre case, nakaligtas sa ambush, pero driver patay sa pamamaril sa Tantangan, South Cotabato. Mga guro ng Department of Education sumabak na sa training para sa new normal education. At Corona Burger na gawa sa Balungay, ibinidal ang vegan chef sa Jensen. Gising na, kapamilya! Ating salubungin ng isang masiglang umaga. Isang pamilya na ating harapin ang bagong araw na hatid ay bagong pag-asa. Makikisalo kami sa inyong almusal ngayong Thursday morning, June 4, 2020. Good morning! Good morning, Kuya Jo! Good morning, mga kapamilya. At siyempre, papunong-punong po tayo ngayon. Unahan po namin kayo ng impormasyon sa ating DOH tracker. Eto na. Eto na po, mga kapamilya. Dire-diretso tayo ngayong umaga dahil nakakabahala ang balitang ito, kapamilya. Ngayong Webes, may tatlong panibagong kaso ng coronavirus disease na kinumpirma po ng Department of Health Center for Health Development dito sa atin sa Region 12. Dalawa ang bagong confirmed cases sa South Cotabato. Ito ay ang 24-anyos na babaeng may history of travel sa Cebu at isa pang 34-anyos na babae na may history of travel sa Maynila. May bago din pong kaso ng COVID-19 ang Sultan Kudarat. Ito ay ang isang 27-anyos na babaeng OFW na galing sa Saudi Arabia. Sa buong bansa, sumampa naman sa 19,748 ang kaso ng COVID-19 matapos makapagtala ng karagdagang 751 na kaso kahapon. 221 dito ay fresh cases, habang 530 naman ang late cases na kinumpirma ng DOH. Pero ang magandang balita, nakapagtala naman ang DOH ng bagong 90, as in 90 recoveries nitong Miyerkules. Alam mo, Ate Dil, nung nakausap ko nga, naalala ko lang si Governor Teng Mangudadato, yung chairman po ng Regional COVID-19 Task Force. Ito kasi yung isa sa mga dahilan kung bakit nire-recommend nila sa IATF National na i-extend sana sa GCQ yung buong rehiyon. Mm-hmm. Kasi ayaw, hindi sila sigurado na baka pagbalik daw nitong mga OFW and LSI, baka biglang may mag-positive, and eto na nga po, may tatlo tayo. Ang sabi niya, well, sa OFW daw, karamihan kasi sa kanila naka-isolate na yan kaagad. Dapat. Eto kasi yung mga LSI, galing yan sa iba't ibang LGUs. So, mahirap yung tracking. Mm-hmm. Mm-hmm. Yun yung suggestion natin dito, Yen, na lahat yan, pag bumalik sa LGUs nila, dapat may sariling quarantine facilities. Pero hindi naman kasi ganun ang nangyayari. Oh. So ngayon, may tatlong kaso na. Aantayin natin kung ano ba ang susunod na aksyon. Ibabalik ba tayo sa GCQ? Malalaman natin the following days. Ikaw, Kuya Jo, anong opinion mo patungkol dito?
Ayun na nga, eh, dapat talaga ito mga LSI natin, mga OFW sa dumating, tama ka. Let's dapat ang preparation nito ay talagang matindi. Dahil alam naman natin, hindi natin hawak kung sino ang meron at wala ng COVID-19, 'di ba? Yun ang inaalala ng lahat. Ito bang nagpositibo yan? Kailan sila dumating dito sa atin? Ito ba yung first batch? Actually, I'm not sure kung kailan sila dumating dito sa Region 12. Pero hindi sila yung nasa May 25. Ah, okay. Uh-oh. Kasi ang sabi ni Gov nung nakausap nga natin, doon lang sila hindi prepared sa unang batch na dumating. Sa mga sumunod, handang-handa na daw yung mga protocols, handang-handa na kung saan papunta yung mga locally stranded individuals at mga OFWs natin. Pero may good news naman ako sa inyo, Kuya Joey, at sa ating mga kapamilya. Dahil kung nakikita natin ang recovery rate sa Pilipinas, malayong-malayo na ang percentage sa fatalities, hindi ba? Over 3,000 ang recoveries. Mababang-mababa na ang deaths po natin. At ayon sa eksperto nga sa Italy, na dating sila ang epicenter ng COVID-19 sa buong mundo, ang virus daw ngayon, bumababa na ang potency. Ibig sabihin, hindi na daw ganun kalala, kaya mas mataas ang recovery rate ngayon. Positive news yon, pero ganun pa rin, kailangan pa rin natin i-practice ang minimum health standards, paulit-ulit, dili magkumpiyansa, at yung mga dapat pa rin gawin. But still, nakakahinga tayo na may ganun. Oo. It only goes din na effective yung reminder natin every morning sa lahat ng mga news na napapanood nila. Kasi yung mga tao, kumbaga, hindi na sila knowledgeable enough na sila. Alam na nila kung ano yung gagawin nila. Yung iba, pag sabi ko nga kahapon, kasi may nakita ako sa may ano ba, kanto namin, paglabas, kasi nasa ilang blocks lang naman yung tindahan, hindi naka-face mask. Oo. Kanto natin dito, sa ABS, sa hindi naka-face mask. Pero bawal ho kasi yun. Ang nakasaad ho sa batas, oras na lumabas ka ng pinto ng bahay nyo, mag-face mask ho talaga tayo. Kuya Jo. Nagpagupit naman din ako. Sabi ng barbero ko, mag-face mask ako. Pati pagpagupit ha, naka-face mask. Paano kaya, ba yun, Kuya Jo? Social distancing sa pagpagupit? Anong imposible, no? Baka kasi umubo yung aking barbero, o di kaya ako. Di ba? Okay yung ganyan. Dapat ingat po talaga tayo sa mga panahon ito. Eto, tuloy-tuloy na natin itong good news na ito, ha? Quarantine birthday party donut mask at cake masks. Ilan ito sa mga paandar ngayon dahil sa COVID-19. At ang pinakabago, ang mga pagkaing naka-highlight ang tema sa coronavirus. Gaya na lamang nang nahanap ni Ann Santos na Corona Burger na made out of healthy malunggay. Yan po ang ating tampok sa umagandang story. Hindi raw lahat ng corona dapat katakutan. Pwede rin itong tikman. Ito ang Corona Burger o Malunggay Corona Burger na bagong creation ni LP Hogalbot III, isang vegan chef sa Jensen. Dinisenyo ni Chef LP ang tinapay na pormang corona, hango sa imahe ng coronavirus kapag nasa microscope. Ito raw ang kanyang bagong menu na inaalok sa mga customer ng kanyang vegan resto sa Jensen. I made this Corona Burger for us to spread education and joy. And it's pre-plant-based, zero cholesterol. It's healthier for you. Joy because, you know, it's quite cute eating a burger like this, di ba? Ang cute niya. Sabi nga ni Chef LP, gusto niyang maghatid ng saya sa gitna ng kinakaharap na krisis dahil sa coronavirus disease. Pero alam niyo bang, nagawa nito ang Corona Burger habang humaharap din sa sunod-sunod na pagsubok? Isa rin siya sa negosyanteng napilitang magsara ng kanyang negosyo noong kasagsagan ng Enhanced Community Quarantine. Pero may mga tumulong raw sa kanyang negosyo na bumangon muli. Kaya naman, si Chef LP back on track sa kanyang advokasya bilang vegan at mas positibo sa buhay. Education na lang din po sa public through my product that people would appreciate plant-based food, especially during this time of crisis where we have to maximize or boost our immune system. We must eat more fruits and vegetables right now, especially na meron tayong virus na kinakaharap ngayon. And of course, we must lessen our meat consumption kasi po according sa mga studies, yung mga tao po na may heart disease, may stroke, may hypertension, and even obese are very high risk
of dying from this coronavirus. So this is totally plant-based, it's cholesterol-free, and it's made of plants. So gulay is life, guys. We must eat more fruits and vegetables right now to strengthen our immunity. And hopefully, we can bounce back from this crisis. Kapamilya, isa lang ang Corona Burger sa nilikhang pagkain ng dating nurse na si Chef LP. Nakagawa na rin siya ng malunggay cake. Paborito niyang sangkap ang malunggay dahil prioridad raw niya ang nutrisyong pwedeng makuha sa kanyang mga recipe. Inspired din umano siya sa bansang Vietnam na nagtagumpay na mapababa ang kaso ng mga nagkasakit ng COVID-19 dahil sa istriktong diet ng mga tao doon na nakabase sa gulay. Programang inilapit na rin ni Chef LP sa lokal na pamahalaan ng Jensen. Ann Santos, ABS-CBN News. Magandang umaga, South Central Mindanao. Narito na mga balitang kailangan niyong malaman ngayong Webes ng umaga. Sa ulo ng mga balita, tatlong bagong kaso ng coronavirus disease kinumpirma ng DOH sa Region 12. Pangunahing testigo sa Maguindanao Massacre case, nakaligtas sa ambush pero driver patay sa pamamaril sa Tantangan, South Cotabato. At mga guro ng DepEd, sumabak na sa training para sa new normal education. Kinumpirma po ngayon ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. na may dalawang locally stranded individuals na nakauwi sa South Cotabato ang nagpositibo sa reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR test. Ayon kay Governor Tamayo, isang taga Corona del City at Tampakan, South Cotabato ang mga nagpositibo sa test. Ang isa sa kanila ay asymptomatic habang ang isa naman ay may sintomas ng COVID nang sunduin sa Jensen Airport. Naka-isolate na ang asymptomatic na LSI sa Surala, South Cotabato habang nasa isolation facility naman ang isa pa. Ayon kay Governor Tamayo, walang mababago sa guidelines sa lalawigan na nasa modified general community quarantine na sa ngayon. Pinaiiral pa rin ang curfew mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga at sarado pa rin ang provincial borders ng lalawigan. So, istudyuhan taman nito lang. Kaya lang, nag-request lang kita katong provincial border, i-close lang kita, anay, ang provincial. Amula na siya gihangyo ko, anay. Kaya hindi ko pag insigurado ang outside sa province ang South Cotabato. Samantala, isang 27-anyos na babaeng OFW na galing Saudi Arabia ang pinakabagong nagpositibo sa coronavirus disease sa Sultan Kudarat. Ayon sa DOH Center for Health Development, galing sa Saudi Arabia ang OFW at umuwi ng Sultan Kudarat ito noong May 29. Ayon sa DOH, nasa stable na kondisyon na ngayon ang OFW na may history of travel din sa Maynila at Davao City. Sa buong Region 12, pumalo na po sa 27 ang confirmed cases sa Region 12 habang may 18 recoveries sa coronavirus disease. Inalis na ng Regional Darul Ifta ang suspensyon sa pagdarasal sa loob ng moske sa Bangsamoro Region ngayon na ipinatutupad na ang Modified General Community Quarantine. Pero kailangan pa rin magpatupad ng minimum health standards. Kabilang ang paghihigpit sa bilang ng mga dadalo sa anumang pagtitipon, ang pagdarasal sa loob ng moske ay dapat 50% lang ng kapasidad ng moske. Kinakailangan naman isang metrong physical distancing, pagsusot ng face mask at paglalagay ng alcohol at sanitizer sa entrance ng moske. Ang religious guideline ay magtatagal hanggang sa June 15. Sa kamuling magpapalabas ng bagong kautusan, batay na rin sa magiging guideline ng Bangsamoro Interagency Task Force on COVID-19. Nakaligtas sa ambush ang pangunahing testigo sa Maguindanao Massacre case
sa Tantangan, South Cotabato kahapon ng pasado alas 10 ng umaga. Ayon sa Provincial Director ng South Cotabato na si Police Lieutenant Colonel Jim Wells Yason, galing umano sa Tacoronc City, Sultan Kudarat ang sasakyan ng testigong kinilalang si Muhammad Sangki na nasa ilalim ng Witness Protection Program ng Department of Justice. Pero pagdating sa Purok Maligaya sa Barangay Bukay Pait sa Tantangan, South Cotabato, bigla umanong pinagbabaril ang kanilang sasakyan ng mga riding in tandem criminal. Nakaligtas sa pamamaril si Sangki at ang escort nito pero patay ang driver ng sasakyan na kinilalang si Richard Escovilla. Ayon sa PNP, posible umanong nakasunod na sa kanila ang riding in tandem gunmen mula sa Tacoronc City at papunta sa direksyon ng Coronadal City. Sugatan si Sangki at ang security escort nito matapos bumangga ang kanilang sasakyan sa isang bahay sa highway ng Tantangan. Nasa paggamutan na ngayon sa Coronadal City, si Sangki at ang escort nito. Umabot na sa mahigit 2,000 pamilya ang lumikas dahil sa nagpapatuloy na gulo sa bayan ng Talitay, Maguindanao. Humihingi ng tulong ang mga apektadong residente dahil hirap sila sa supply ng pagkain. Maging ang substation at satellite office umano ng LGU ay inukupa ng mga armado. Nakarating na rin sa pamunuan ng Bangsamoro government at nagdeploy na ng peacekeeping force sa lugar. Una nang tinukoy ng militar na ang tensyon ay sa pagitan ng Ameral Group at Sabal Clan. Umaasa ang mga apektadong residente ng Talitay na agad maayos ang gulo para makabalik na sila sa kani-kanilang mga tahanan. Puspusan na po ngayon ang paghahanda ng DepEd sa pasukan sa ilalim ng new normal habang inaasikaso ang remote o online enrollment ng mga mag-aaral. Yan ang umagang balita ni Francis Canla. May kinder at grade 1 na mag-aaral na sa pasukan si Jonaline. Wala umanong face-to-face learning sa mga eskwelahan kaya siya ngayon ang gagabay sa pag-aaral ng mga anak. Sa kong trabaho, pag-abot na ko dito, makapoy na ko. Dili na ako makuha na akong anak, dili na ako maatiman, yung magtulo. Dili po siguro. Mabot siguro yung kalahian sa nanay nga nag full-time sa trabaho o kaning wala nagtrabaho. Para sa ilang guro, kung mahihirapan ang magulang, mananatili naman silang nakamonitor. Puspusan ngayon ang paghahanda ng DepEd teachers sa new normal na pagtuturo sa mga mag-aaral. Araw-araw ang kanilang online training at seminar para sa makabagong learning strategies. Pero syempre, as teacher, dapat kahit modular siya, i-visit mo talaga yung bata. To check din. Pagkatapos naman ng training, online o remote enrollment naman ang tinututukan ng mga guro. Kung hindi kaya mag-online enrollment, may mga boxes naman na inilagay ang mga guro sa mga purok para doon na ilagay ang mga formas sa enrollment ng mga bata. Kokolektahin lang ito ng DepEd para formal na mapa-enroll ang mga bata. Dahil yung unang school year, unsa man ang option, mo nang gina-offer karon sa DepEd ang option. So sa online kung naay gadget, kung na internet connectivity, kung wala, then modular learning. So kada siya, then ang ganang modular learning, ginahimo na nato na karon ang DepEd Central Office nagahimo na usab o kanang module. So we are really working very hard, no, after double time nga ma-prepare kining maong mga self-instructional modules before mag-open ang August 24. For those who have access, para sa DepEd, ito raw ang panahon ngayon na kailangang magtulungan ng magulang, guro at komunidad para kahit may pandemya, tuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga bata. Francis Canlas, ABS-CBN News. At yan ang mga balita ngayong Webes ng umaga. For more news anytime, mag-log on lang sa news.abs-cbn.com at i-text ang alert on sa 2366 para sa iba pang nagbabagang balita. Magbabalik pa ang MUS. Maganda umaga. Nagbabalik ang MUS kapamilya, kayo ba ay nakapamili na online? O gusto sanang bilhin ang isang produkto online pero nagdadalawang isip dahil hindi nakapost ang presyo nito? Kapamilya, paalala po ng Department of Trade and Industry o DTI, dapat kasamang nakapost ang presyo ng mga nakadisplay na binibentang serbisyo at produkto.
Dahil sa digital world at teknolohiya, maraming transaksyon ang ginagawa na lang online. Maging ang pag-aalok ng mga produkto at serbisyo, makikita na rin sa online. May mga group pages pa nga kung saan makikita mo na ang lahat ng inyong kailangan. Pero ang kadalasang problema ng mga mamimili, nahihirapan silang magdesisyon kung bibilhin ba ito o hindi dahil hindi nakalagay ang presyo. Nasaan ang utana ko para sa buhok? Pagkahuman, pag-ingon ako nga ay mahal man di ay, reply sa next na ko nga pangutana. Paalala po ng Department of Trade and Industry o DTI sa mga online seller na dapat pinupost kasama ng produkto at serbisyo ang presyo at iwasan na ang paggamit ng PMSent. Ito ay para na rin ma-monitor nila ang presyo ng mga seller at masigurong hindi sila nananamantala sa kanilang presyo. Dagdag pa ng DTI, kahit online seller ka man at walang pwesto o tindahan, kailangan pa rin kumuha ng DTI license to operate at business permit para siguradong lehitimo ang negosyo. Dagdag na paalala sa mga consumer, maging mapanuri kapag bumili ng produkto online. Siguraduhin may magandang reviews ang produkto para maiwasang mabiktima ng scam. Mas mainam din sa pinagkakatiwala ang online seller bumili at kapag may duda, mas mabuting kumonsulta sa otoridad. Iwasan ding magbigay ng credit card information para maiwasang mabiktima ng online fraud. At para pag-usapan natin ang topic ho na ito, makakasama natin ang Regional Director ng DTI sa Region 12. Joining us on the phone now is Director Flora Gabunales. Good morning po, RD. Yes, good morning. Magandang araw sa ating lahat. Mm-hmm. RD, so ngayon, hindi na PM is key. Yes, oo. Bale, yan yung campaign natin ngayon, no? Kasi at this point in time, medyo naka-highlight na yung implementation ng ating e-commerce, no? Mm-hmm. Yes, maalala natin, no? June 14, 2005 pa ito na ipasa, no? Itong e-commerce act natin. Pero parang ngayon lang natin na-appreciate talaga na mas convenient pala itong e-commerce, no? At saka itong online selling na nangyayari ito ngayon sa panahon natin. Kaso nga lang, medyo prevalent na yung ang presyo is PMSent, no? Mm-hmm. So anyway, habang nagka-COVID, kami naman sa Department of Trade and Industry 12 is nag-prepare naman paano tayo magiging relevant itong panahon na ito at paano tayo makapag-advocate, no, about consumerism, ano ba yung mga tama, and tama-tama naman shortly before nagka-COVID, nagkaroon tayo ng training on how to do advocacy campaign through social media. Mm-hmm. So somehow, no, na-pick up, in fact, trending yung ating post na PMSent. Umaabot na ng 3 million viewers. And sa ngayon, no, ito pa rin, patuloy-tuloy pa rin yung advocacy namin in as far as consumerism is concerned, dahil sa ngayon, wala tayong physical na pagpupunta sa mga tindahan. So hindi relevant sa atin yung may presyo ba sa shelves? May presyo ba sa produkto? Kung hindi, nakikita natin yung pagpresyo ng mga produkto doon sa mga online platform yes. na nakikita natin online. Oho. RD, ngayon natin na-appreciate nga ang e-commerce dahil ito yung pinakamabisang way para magnegosyo ngayong quarantine period. Pero ano po ba ang mga importanteng punto dito sa E-Commerce Act? Yes. Ang sa e-commerce act naman, no, actually dalawang pinaka-common ito, itong business-to-business transaction at ito namang business-to-consumer transaction, no. Mm-hmm. However, sa ngayon medyo umiba ang trend kasi dito sa atin, ang ginagawa is nag-o-online selling tayo sa within the locality and may delivery siya, 'di ba? Mm-hmm. Samantalang sa mga platform na alam natin na medyo nationwide and international in scope, malaki ang role ng ating mga freight forwarders dahil nga pinapadala natin, no, sa mga forwarding companies itong ating mga pinamili online. Yes. So, yes. So, medyo may bagong twist na nangyayari ngayon dahil nga pati yung ating mga local vendors, yung mga naglalako natin sa noon,
yung mga naglalako is either nagbabike, iikot, magbebenta. So ngayon, online na. Nauuna. Yes, nauuna yung transaction, then saka na magde-deliver. No? So yung iba naman is may ibang taga-deliver, so may delivery fee, at saka may iba naman nag-o-online selling, diretso na rin po delivery. Mm-hmm. So that's why, manotice natin, iba-iba rin yung pag-presyo nila doon sa commodities. Pero, kami naman sa Department of Trade and Industry, no, ang tinitingnan naman namin dito is yung convenience ng ating buyers, especially yung mga nasa sektor na hindi pwedeng lumabas at mamili. No? At hindi pwedeng pumunta ng palengke, ng mga mall dahil nga restricted yung movement nila. Pero, ang tinitingnan talaga namin ng husto this time ay syempre yung mga basic necessities and prime commodities kung saan meron po tayong suggested retail prices lamang dahil nga lumampas na yung effectivity ng ating price freeze. No? So, as of this time, suggested retail prices naman yung tinitingnan ng husto ng Department of Trade and Industry. Doon po talaga dapat tayo nakafocus sa mga primary goods, RD. Pero isa-isain ho muna natin. Dito muna tayo sa parte ng seller. Sabi ho kanina, kailangan na silang kumuha ng permit. Sa DTI po ba ito? O mayor's permit o business permit po talaga? Kasi alam natin, pag kumukuha ng ganung permit, merong inspection ng building. Ang dami pa po nung mga kailangang requirements. Kapag online selling, paano po ang palakaran dito? Ah, ganun pa rin, no, ang proseso. So, kailangan pa rin talaga nila pumunta ng Department of Trade and Industry dahil nga doon sa business name registration natin, no? Ayun. Pero, lang po. Yes, sa ngayon, hindi na rin kailangan na talagang personal or physical na pupunta ng opisina dahil pwede na rin maka-apply online doon sa www.bnrs.gov.ph para sa business name registration kahit payment online na rin. And pati na rin doon sa business permit, kailangan yon, no? Kasi nga, hindi tayo namimili whether online siya or physical selling. The same pa rin naman ang negosyo ang pag-treat namin doon, no? And, siyempre, kung meron DTI, dapat meron din sila BIR para makapag-issue rin sila ng official receipt. And, kung ano pa man yung kailangan, no? Kagaya ng business permit, nakukunin naman sa local government unit. So, RD, ngayon, kapag ang isang online seller walang DTI permit, pwede nang ireklamo? Dapat din bang i-post ito sa mga Facebook pages nila? Ang dami kasing klase ng negosyo online, RD, ang hirap pang i-monitor siguro. Ano na lang ho ang advice natin sa mga buyers? Saan sila pwedeng magreklamo? Ano ang dapat nilang tandaan? Yes, oo. Sa mga buyers naman, common naman yon. Titingnan nyo at siguraduhin nyo na yung online seller nyo ba is legitimate or nagde-deliver ba talaga kung ano ang dapat, no? So, by the way, meron naman po tayong palugit pala, no? For those na mga maliitan, para bang naglalako, pwede naman sila na barangay permit lang yung kanilang kukunin, no? So, may mga maliitan dyan, nagbebenta ng mga nilutong pagkain, mga puto, mga kakanin. So, tinotolerate naman natin na barangay permit lang yung kanilang kukunin, no? And pag medyo malaki na yung transaction, saka na kailangan talaga na nasa formal na talaga na sektor, no? So, kahit naman physical ang tindahan, kung maliitan siya, pwede naman ang barangay permit. And kung sakasakali, no, na micro-business sila, pwede rin naman silang umapply sa ating barangay micro-business enterprise na mayroon din namang incentives doon, no, kagaya nung exemption doon sa pagbayad ng income taxes. Maraming salamat, Director Flora Gabunales. Kapamilya, maging mapanuri kung bibili man tayo online o kahit saang market yan. Siguraduhin may magandang reviews ang produkto para maiwasang mabiktima ng scam. Mas mainam din na sa pagtiwala o pinagkakatiwalaan ho tayo na online seller bumili. At kapag may duda, mas mabuting kumonsulta sa otoridad. Iwasan ding magbigay ng credit card information para maiwasang mabiktima ng online fraud. Kapag milyang muli pong tinalakay sa Kongreso ang ABS-CBN franchise at humarap po ito sa pagdinig si ABS-CBN Chairman Emeritus Gabby Lopez kung saan iginigit ang kanyang pagiging Pilipino sa gitna ng mga kumukwestiyon dito.
Sabi nga si Aling Christine naman panood ulit ang paborito niyang mga programa sa ABS-CBN. Kaya hiling nila na maibalik na ang free TV ng ABS-CBN para mas madali ang pag-access nila sa impormasyon at entertainment. Oh, mahimana gyud siguro na kaluyan lang sa Ginoo, ma-process sa Ginoo sa insakto na banga mabalik pa gyud sa normal kay. Huwag na raw sana patagalin pa ang pagtalakay sa prangkisa ng ABS-CBN sa Kongreso. Pero sa pagdinigiit ni ABS-CBN Chairman Emeritus, ang kanyang pagiging Pilipino, ito ay sa gitna ng mga question sa kanyang dual citizenship. I know in my heart I am a Filipino and all my actions in the last 35 years I've been associated with ABS-CBN. Yes. Has been with the service of the Filipino in my mind. Ayon sa DOJ, hindi ibig sabihin na hindi na Pilipino si Lopez kahit na may US passport ito. Ang citizenship ni Lopez ay Filipino mula sa pagkapanganak dahil ang mga magulang nito ay mga Pilipino. By birth, both Filipino and American citizen. Ang kanya pong paggamit ng kanyang US passport ay hindi po dahilan para mawala po ang kanyang Filipino citizenship. At ang hindi naman po niya pagkakaroon ng Philippine passport ay hindi rin isang dahilan na hindi siya maging Pilipino. Dahil katulad nga po ng nabanggit ko kanina, sa kanya pong pagkapanganak na may Pilipinong ama at Pilipinang ina ay nagbibigay sa kanya ng pagka-Pilipino niya o ng kanyang Philippine citizenship. Bagay na suportado ng ilang mga mambabatas. Now, when Mr. Lopez was born in 1952, the prevailing constitutional provision was the 1935 Constitution, which clearly states that the person whose father is a Filipino is a natural-born Filipino. Sa pagharap ni Lopez sa hearing, sinabi din itong magiging basehan ang kanyang pagka-Pilipino ang 35 taon niyang record kung saan nakasentro ito sa commitment ng ABS-CBN na in the service of the Filipino. Itinakda sa Lunes, alauna ng hapon ang sunod na pagdinig sa franchise ng ABS-CBN. Parang wala na tayong masabi eh, no? Alam mo kahapon, Ate Dil, Kuya Joey, while watching the hearing, paulit-ulit na lang yung binabato sa ABS-CBN na ilang ulit na din nating sinagot at ilang ulit na napatunayan na kung ano yung katotohanan. Diba? Ang mga mambabatas, dapat alam nila mismo ang batas. I believe alam nila. Hindi, dapat. Ang dami nilang advisors, ang daming researchers niyan. Maliwanag naman na nasa batas. Hindi ibig sabihin na dual citizen, hindi na Pilipino. Mm. O pinanganak sa ibang bansa, hindi na Pilipino. Ang dami nga dyan eh. Basketball players, mga pinadala natin sa beauty pageants. Kung gusto lang natin ng comparison, ha? Eh, eto nga, Pilipinong-Pilipino, bakit pa hinahanapan ng butas? Ba't kine-question? Oo, para lang may ay nako. Pero maayos naman pong sinagot, kalma na sinagot. At tama, yung lahat ng sinabi nila. Kaya sana pumanig sa katotohanan ang Kongreso. Kuya Joey. Actually, tinapos na ng DOJ. Sumagot din ng DOJ na he's really a Filipino. Dapat doon na yun eh. Marami pang hiningi. Pero sige, alam naman tayo, nasa tama tayo. Eh di, sige, isabit natin para matapos na. At nakakatuwa lang habang binabasa mo yung mga thread ng mga conversation, palitan ng mga idea at mga opinion ng mga kababayan natin. Talagang nakikitaan natin na ang suporta ng mga kapamilya natin ay sobrang nakakataba ng puso. Salamat po sa kanilang lahat. Magbabalik po kami sa MUS. Maganda umaga. Pwede na pong applyan ng ilang school scholarship online. Ang Educar Gens, the scholarship program, ay magsasagawa po ng online interview and assessment sa mga aspiring scholars. Isasagawa po ito sa pamamagitan ng video call o Facebook Messenger. Kung
kung nakapag-apply na po sa EDOCAR, antay lang po ang mensahe nila at tandaan ang schedule ng interview. Siguraduhin lang na i-present ka sa online interview at present ka pala sa online interview, may stable internet connection at dapat andyan ang iyong parent or guardian. Bukas sa halos 100,000 eskolar ang EDOCAR Jensen ngayong taon, habang tuloy-tuloy pa rin ang online registration sa mga gustong matuto ng vocational courses sa TESDA sa General Santos School of Arts and Trade. At para makapag-register, bisitahin lang ang Facebook page nila na TESDA Jensen at makikita ang link kung saan pwede makapag-register at makapag-enroll. Yo! 1,000 scholars lang ho, mga kapamilya, para klaro, mamaya ang daming mag-apply dyan eh. Kasi napakagandang oportunidad nga naman. Eto pa po, more good news this morning. Formal nang pinasinayaan ang Infection Isolation Facility ng Cotabato City LGU. Ang dating Permanent Evacuation Facility ngayon ay isa ng Airborne Infection Isolation Room ng Cotabato City. Nasa 44 ang bed capacity ng isolation facility na matatagpuan sa likuran ng People's Palace sa Barangay Rosary Heights 10. Kanina, formal na pinasinayaan ang COVID isolation facility. Ayon sa LGU, kailangang may ganitong pasilidad ang bawat LGU, alinsunod sa kautusan ng Department of Health and Department of Interior and Local Government. Ang health facility na ito ay magsisilbing model ng iba pang ligtas COVID center na itatayo sa Rehiyon 12. Sa kasalukuyan, may 4 na COVID active patients pa ang Cotabato City. 6 naman ang nakarecover sa sakit. Nasa 3 ang suspect case na ngayon ay naka-home quarantine. Tuloy-tuloy ko na Ate Dil, Kuya Joey. Marami ang nagbago sa ating mga nakagawian mula nang tumama ang COVID-19 sa ating bansa. Pero ang ating mga fashion designer nakahanap ng fashion statement sa pagsusuot ng face mask na patok ngayon sa new normal. Yan ang ating happy news. Mula nang dumating sa bansa ang COVID-19, ang pagsusuot ng face mask ay higit na inirerekomenda ng mga otoridad bilang proteksyon sa coronavirus disease. At dahil magiging parte na nga ng new normal ang pagsusuot ng face mask, nagsulputan na sa merkado ang iba't ibang disenyo nito. May mga mask na terno sa kanilang kasuotan. Ang fashion designer na si Jana, hindi lang nakasuot ng designer face mask, naka-full outfit pa. Ika nga, protection in style. At dahil kinakailangan na ngang sundin ang mga precautionary measure, may mga disenyo na rin para sa groom at bride. Ang local designer na si Jana Haneo ay isa sa mga gumagawa ng mga customized mask. Aniya, naging inspirasyon niya ang mga paboritong fashion brands sa paggawa ng mga customized mask. Inspired po ako sa mga branded na mga companies. Like, gumawa po ako ng mga iba't ibang designs. So ito na po yon. Karamihan sa kanyang mga disenyo ay hango raw sa kanyang personalidad. Dagdag pa niya, gumagawa rin siya ng mga face mask para sa mga importanteng okasyon tulad ng kasal. My bride and groom requested me to customize mask. At ito po yung ginawa ko po sa kanila. Ito po para sa groom at ito din po para sa bride. Iba't iba man ang style ng face mask na nakikita sa new normal, iisa lang ang layunin nito. Ang maproteksyonan ang publiko laban sa banta ng coronavirus disease at iba pang sakit. Shout out muna tayo mga pamilya. Sige, mauna na kayong dalawa dyan. Sa mga gustong ma-shoutout every morning, ipadala nyo po yung mga video sa Maganda Umaga South Central Mindanao fanpage para maipakita natin kada umaga kahit pa galing kayo Amerika, Europa, saan pa ba? Middle Korea. East, oo, sa Asia, o dito lang sa Jensen. Kung gusto nyong maipakita natin sa MUS, padala nyo po sa amin yung mga videos. And pa-shoutout din sa dalawa kong classmate ng high school na nag-birthday kahapon, Aljem Chris Cruces. Hi, good morning. Suki natin yan dito sa MUS Ate Dil. And si Christine Paulio, happy birthday. Thank you so much for always watch. Minsan yung mga sa GC, yan, grabe mga classmate ko. Talaga sila yung pusher. Yung pusher classmates mo. Oo, talaga nag-share siya. Thank you so much for continuously sharing yung bawat episodes namin every day. Thank you so much, kapamilya. Sige, go ahead, Dil. Okay, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa amin ngayong umaga. Ako po si Dil Bartolaba.
Abangan ang ilan pa sa mga nagbabagang balita mamaya po sa TV Patrol South Central Mindanao. Ako po si Yen Mangumpit. Big salamat sa inyong suporta, mga kapamilya. Mahal na mahal po namin kayo. Ipagdasal niyo po, makabalik na kami. Kami po ay bumabati sa inyo ng isang magandang umaga sa South Central Mindanao. See you.